Salamat pa rin sa Panginoon. Ang sabi sa Psalm 50 verse 6, ang buong kalangitay naghahayag na ang Diyos, isang hukom na matuwid kung humatol ay maayos. We can thank God for unpleasant things that happen to us, especially when we deserve them. Dapat lang. Salamat sapagkat ang Diyos ay makatarungan. Kasi kung dapat na pala tayong paluin, pigilin at awatin, pero hindi nangyari, edi konsindidor pala ang Diyos. Hindi pala siya makatarungan. Sa makatuwid, hindi siya pwedeng pagkatiwalaan. So kung may mali tayong ginawa at nagdusa tayo, salamat sa Diyos. Kasi kung nakalusot tayo, ibig sabihin ay nalulusutan pala ang Diyos. Eh kung nalulusutan siya, ang ibig sabihin ay marami na ring bagay na pwedeng nalilimutan niya at nakakalampas sa kanyang pansin. Eh di hindi na rin siya pwedeng asahan. Kaya kung tayo ay napalo dahil dapat, sabihin natin, praise the Lord. Nagkamali ka at nagkaroon ng consequence, salamat pa rin dahil ang katarungan ng Diyos ay umaandar. Minsan ang mga tao, hindi nila ina-acknowledge na kung bakit sila nandoon sa pangit na sitwasyon ay dahil sa kanilang maling desisyon. Ang sabi nga, buntot mo, hila mo. Kung minsan kaya tayo napapasok sa gulo o sa problema dahil sa ating mga choices, sa ating sariling mga desisyon, sa ating mga gusto. Binigyan tayo ng Panginoon ng free will at yun ang madalas na ginagamit natin. Minsan, hindi na natin pinag-iisipan ang mga bagay na ginagawa natin dahil pakiramdam natin, tama naman siya or masaya tayo doon. Kahit na mali, kahit na alam natin na balang araw, tayo ay pwedeng singilin at pwede tayong mapahamak. Minsan may mga nagtatanong pa sa Panginoon ng, bakit ako? Bakit sa akin nangyari? Hindi ba dapat ang una nating tanongin ay ating mga sarili? Bakit nangyari sa atin ang mga nangyayari? Hindi lang dahil basta lang ibinigay ng Panginoon. Maaaring meron tayong maliliit na pagkakamali o maliliit na maling desisyon na nagdala sa atin doon sa sitwasyon na yun. Sa mga pangit na sitwasyon, sa mga nakakalungkot, sa mga masasakit na sitwasyon, huwag nating kalimutan na kasama doon sa mga pangyayaring yun ay ang mga choices na ginawa natin sa ating buhay. Kaya huwag natin laging isisi sa Panginoon ang mga hindi magagandang nangyayari sa atin. Dahil hindi naman tayo perpekto. We are sinners. So kung ano man ang nangyayari sa buhay natin, pinili natin yun. Maaaring minsan talagang magkakataon na papasok tayo sa gulo kahit hindi natin gusto. Pero kadalasan ang mga tao, desisyon nila kung bakit sila napapasok sa gulo o sa mga sitwasyong hindi maganda. Pero kahit na ganun, dapat thankful pa rin tayo sa mga unpleasant things na ito na nangyayari sa atin because we need them. Kailangan din nating mabigo kasi pag hindi, minsan, hindi palagi, yumayabang tayo. Kailangan din nating masaktan kasi kung hindi, nagiging manhid tayo sa mga karamdaman at dinaramdam ng iba. Kailangan nating makaranas ng hirap para maranasan natin ang hapdi ng magutom at mawalan. Kailangan nating magdahop para magkaroon ng puwang sa puso natin ang mga kapuspalad at higit silang maunawaan. Kailangan nating maging aba at dumanas ng kabiguan
para magkaroon tayo ng compassion for those people who fail. Ang lahat na nangyayari sa ating buhay ay blessing, lalo na kung meron tayong natututunan. Minsan nga, di ba, madalas natin naririnig yung na mayroong liwanag sa dulo ng madilim na tunnel. Look at the bright side. Pero wag din nating kalimutan na tayo man ay may pananagutan sa mga nangyayaring unpleasant sa ating buhay. Everything that happens in our lives is a blessing to those who love God and are called according to His purpose. May blessing pa din. Minsan, hindi lang na rin kaagad nakikita, pero meron, akala mo lang wala. Dahil tinawag tayo ng Panginoon according to His purpose. God bless us all.